ng patnubay sa kalusugan. Tuwing umaga, kayo po ay nakikinig sa akin 7:30 to 8 ng umaga, Monday up to Friday. Sa Facebook, hanapin niyo ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin niyo i-like at share kung gusto niyo mag-chat sa akin sa aking Facebook page, no? Ganon din sa aking YouTube channel, hanapin niyo yung pangalang Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. At meron kayong gustong topic na panoorin, kung ano natural remedies sa mga sakit ninyo, hanapin niyo po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Basta i-click mo lang yung subscribe, no? Ako po si Ma'am Rose, isa po akong health educator, hindi po ako medical doctor. Nagtapos lang po ako ng bachelor's education degree at nagpatuloy mag-aral ng public health at natural medicine sa tatlong bansa, sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California, kay Dr. Berna Jensen, sa may Sacramento, California, sa may Waymar Institute, at sa Palm Springs, California, at nag-aral po ako doon sa alternative na School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang layunin ko po ay mabuksan ang kaisipan nyo sa pag-aalaga sa kalusugan, ngunit ito po ang tatandaan ninyo, may iba't ibang lunas sa bawat sakit ng tao, kaya lang po, pinakamainam, magpa-diagnose muna kayo sa doktor para malaman nyo kung ano talaga ang sakit ninyo, para mabigyan natin ng tamang lunas, natural remedy, home treatment, lifestyle medicine. Kaya itong dahilan, nagpo-promote ako ng mga libro na dapat yung basahin, yung ating Natural Remedies Encyclopedia, merong 11,000 home remedies ito, may 730 diseases and disorder na topic, hard book ito, idagdag nyo sa inyong pinaka-doktor nyo sa bahay, sa inyong library, 4,800 ito, at meron tayong Healing Wonders of Water, panggagamot sa pamagitan ng tubig, 775, and Healing Wonders of Diet, panggagamot sa pamagitan ng tamang pagkain, 1,500, at ganoon din yung ating Health and Home Bookbound Magazine. Tandaan nyo po, ito yung mga reference na pwede nyong gamitin gabay sa mabuting kalusugan. In case of emergency, biglang na-aksidente, natake sa puso, mga na-stroke, mga nalaso, nabalian ng butoy, naapoy ng lagnat, mga na-food poison, nangingisay siya, na-aksidente, anong gagawin mo? Alam mo, ang pasyente, para hindi dead on arrival, meron kang immediate action. Ano yun? Eh, wala kang alam. Makakasave ka rin ng medical bill pag meron kayong alam na gawin kung ano dapat yung gawin. Sa kaya, we need education more than medication. Tulad po ngayon, alam nyo, ang dami pong nag-chat sa akin, ang sakit po nila ay hepatitis B, no? Alam mo, ang hepatitis B, ito yung uri ng virus, ito yung mayroong serious infection sa ating liver. Pag hindi po ito ginamot, yung Hepa B, magiging chronic leading permanent failure, magkakaroon ka ng liver malfunction. Pwedeng mag-cause ng liver cancer. Alam mo, ang hepatitis infection, yung Hepa B, sa Amerika at buong mundo, alam mo, itong isang uri ng hepatitis B na hindi ka nag-iisa. Ang daming merong hepatitis B. Pwedeng mag-cause ito ng illness or pagkamatay. Depende kung ito, kung anong klaseng infection meron ka. Alam mo, ang worldwide hepatitis, 1.34 million ang namatay doon 2015. Sa kasalukuyan, ang sabi, since 2000 ay nag-increase ng 20% namamatay taon-taon sa mga merong hepatitis B, no? Alam mo, ang Hepa B, ito'y leading major liver dysfunction tulad ng cirrhosis and liver cancer. Alam mo, magpa-test ka ng tatlo. Meron tatlong uri ng blood test na sinasagawa sa hepatitis. Ito yung tinatawag nating HBsAg. HBsAg. Ano po ibig sabihin ng HBs? Kapag ka nagpa-blood test ka, meron kang makikita HBsAg. Ang ibig sabihin nito, hepatitis B surface antigen. Ano po ba itong HBA,
HBsAg, hepatitis B surface antigen. Ito po'y dinidetect ang presence ng Hepa B surface antigen. Parang hepatitis B surface antigen test, reactive or positive result, meron kang positive result ng Hepa B surface antigen. Ang ibig sabihin nito, currently infected ka ng Hepa B virus. Ito'y explain ng Hepa B Foundation. So, pagka meron kang Hepa B SAG na test, ibig sabihin nito, infected ka ng Hepa B virus. Ang Hepa B AG o Hepa B surface antigen, ito'y positive o reactive. Ito'y resulta pag ang tao infected ng Hepa B, ito'y test na to, ito po yung nagdetect ng actual presence ng Hepa B virus sa dugo niya. Pagka positive ka, kailangan mo ng further testing kung ito ba ay acute or chronic. Ito ba ay bago pa lamang? Ito pa lang ay walang isang taon? O ito'y lampas na ng 2 o 3 taon? So, depende kung anong klaseng meron ka. Acute ba or chronic hepatitis? Yung positive HBsAg test, ito resulta, itong infection na to, pwedeng kumalat yan sa iba, pwede kang makahawa sa ibang tao. Yun po yung HBsAg, no, infected ka doon. Merong pangalawang test na ginagawa, yung anti-HBs or HBsAb. Anong itong ibig sabihin ng HBsAb? Magtingnan nyo po sa result ng blood test sa inyong laboratory. Ang ibig sabihin po ng HBsAb, ito po yung Hepa B surface antibodies. Itong Hepa B surface antibodies, ito'y reactive result ng Hepa B surface antibody test. Ibig sabihin, immune ka dun sa virus na yon. Bagamat na-infect ka ng Hepa B, ito ang katawan mo, nag-produce ka ng antibodies to produce the infection, no? So, inulit ko yung Hepa B, yung HBsAb, ito isang uri ng reactive test ng test mo. Ibig sabihin, immune ka dun sa virus, kahit na infected ka ng virus na Hepa, ang katawan mo nag-produce ng antibodies para labanan ng infection. Kaya iyan po yung Hepa B, HBsAb. Kaya ngayon, itong Hepa B surface antibody, ito'y positive or reactive, nag-indicated na protected ka ng Hepa B virus. Kaya ito po, pagka itong protection na to, ito'y resulta ng pagtanggap mo ng Hepa B vaccine or successfully na-recover ka sa past hepatitis B infection. Itong test na to, ito po'y screening ito. Kaya pagka meron kang positive anti-HBsAb, ibig sabihin, immune ka, protected ka sa Hepa virus, at hindi ka apektado nito. Kaya dapat unawain mo ang causes ng Hepa B. Kaya magpa-test ka ng HBsAb, at saka yung isa po ay tinatawag po nating HBsAg. HBsAg, yung isa, HBAb, yan po, no? So, pag hindi nyo makuha itong lecture ko, balik-balikan nyo ako sa YouTube, no? Kaya inulit ko po, unawaan mo ang causes ng Hepa B. Mag-seek ka ng treatment pag na-expose ka dyan. Kasi po, ang Hepa B, ito'y transmitted through blood, through saliva, sa similia, and other body fluid. Ang Hepa B, hindi ito nakaka-spread pag nagbahing ka o naumubo ka o may niyakap ka, nag-breastfeeding ka, hindi ito nakakahawa. Pero yung virus na to nakikita sa laway. Pero naniniwala, hindi naman ito kumakalat through kissing or sharing utensil. Ang ito po, madali kang makahawa sa sexual contact pag infected yung partner mo. Ang transmission ay pwedeng through the blood, through similia, vaginal secretion, and saliva. Ang transmission through the infected needles.
Halimbawa, kayo'y nagpabunod ng ngipin o nagpa-injection ka, infected yung needles. Halimbawa, nagpa-tattoo ka o kaya nagpa-butas ka ng tenga. So, yon yung infected needles, no? Alam mo yung transmission during childbirth, pag ang mother and infected, ito pong transmit nito sa baby nila during birth. Kaya ngayon, pag ang nanay infected siya, dapat ang bata, pagkapanganak niya, dapat injectionan na siya ng ano, ng anti-Hepa B, no? Kaya meron po bang medication sa hepatitis B? Ang sabi po, sa ngayon, wala pa. Cannot fully cured. Ang Hepa B cannot fully cured by any drugs or medicine, but it can be treated. Pwede mong gamutin. Parang diabetes. Di ba ang diabetes? Wala namang gamot sa diabetes. Walang gamot sa high blood. Pero may treatment. Ibig sabihin, can be treated, no? Merong antiviral drugs para ma-reduce mo ang effect ng Hepa B sa'yo. Merong virus kasi yung Hepa B eh. So ngayon, kailangan mo lang ng antivirus, no? Kaya ngayon, ito po, at saka yung mga vitamin C. Ito pong vitamin C, ito'y protection sa immune system deficiency. Ang Hepa B o anumang klase ng sakit, magpapahina ng ating katawan, yung pollution. Ang vitamin C, tumataas yung infection-fighting white blood cells mo. Tumataas yung, di ba yung Hepa B, AB? Ito po yung magpuproduce ang katawan mo ng antibodies para labanan yung Hepa virus. Sana ganun ka, no? So, para tumaas yung antibody mo to fight any kind of diseases, mag-take ka ng vitamin C. At ganun din po, nare-reduce ang cardiovascular disease. Pag high blood ka, hindi ka maputukan ng ugat. Yan. Pag meron kang varicose vein, para hindi mo lumala, mag-take ka ng vitamin C. Sa mga nagdadalang tao, prenatal health problem, para hindi ka magkaroon ng complication sa pagbubuntis mo, hindi siya magkaroon na, hindi ka mahawaan ng sakit. Sa mga eye problem, hindi ka mabulag sa katarata mo o glaucoma mo. At pang-prevent din ito, wrinkles ng balat, pampatibay ng balat, ang vitamin C. Ito po'y protection natin sa mga harmful molecule, tinatawag natin free radical, antioxidant. Yan kasi ang vitamin C, pandepensa natin sa free radical. Kasi itong free radical, itong sumisira sa ating body tissue, nagkukos ng degenerative disease like cancer and arthritis. Kaya ginagamit ng katawan mo ang vitamin C to fight off radical damage. So, sa mga tayo, nagkakaedad, lalo na sa mga senior citizen, mga 40 years old pataas, pahina na rin ang ating immune system dahil sa pollution, mag-take tayo ng vitamin C. Yan po'y available sa atin sa Lagman Building. Ang atin pong mabibili nyo yan kung malapit kayo sa Blumentritt, sa may Obrero Market, sakay lang kayo ng LRT, baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Nasa baba po yung may 7-Eleven, may pintuan pa kaya, second floor. Meron kayong security guard doon na makikita na si Moss, hanapin nyo, sa kanya kayo bumili. Nandun siya everyday, 7 na umaga hanggang 7 ng gabi, Sunday up to Friday. Punta lang po kayo doon. Every Thursday, nandun ako sa Blumentritt para makita, makausap nyo ako at mapacheck up kayo. Balik tayo dito sa ating Hepa B virus. No? Dapat mag-obtain ka ng preventive care kung na-expose ka sa Hepa B. No? At tapos magpa-check up ka sa doktor para ma-prevent ang infection. Kasi alam nyo po, meron symptoms ang Hepa B infection. Ito po yung symptoms niya. Nagsisimulang sumasakit ang tiyan mo. Ang ihi mo, very dark. Titignan mo mabuti yon. Nagkakaroon ka ng lagnat-lagnat, fever, at nananakita mga joints mo. At parang hindi ka nagugutom. Nasusuka ka lagi, naalibadbarang ka, parang naglilihi ka ba? Feeling weak and tired, lagi kang hinang-hina at hapo, at naninilaw ang balat mo, pati na puti ng mata mo, nagye-yellowish. Yan po ang dapat mong bantayan. Kailangan mo ng medical care for Hepa B. Maghanap ka ng gastroenterologist or infectious disease expert para matest yung Hepa B mo. Maraming mga test ang ginagawa ng doktor
para ma-confirm sa blood test mo, ito ba'y acute or chronic. Sasabihin ng doktor kung chronic or acute. Pag acute ang iyong HepaB, gagaling ka within 6 months. Kung chronic, mahirap na po yon. Kaya yung doktor, pagka chronic ka, magli-liver biopsy sila kung meron ka ng liver damage. Kaya ngayon po, dapat magpa-check up kayo, no? Ang HepaB virus, pag acute pa lang po yan, ito po, within hanggang 6 months, ito ay gagaling ka. Kailangan mo lang magpahinga ka, inom ka ng maraming tubig, mag-stick ka sa mga healthy food, huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng hipon, alimango, alimasag, tahong, talabapusit, huwag kang kakain yan. Healthy food, pag sinabi ng healthy food, prutas at gulay, pwede mong kainin fish and chicken, pwede yon. Kaya ngayon, kailangan lagi ka nagpapa-blood test para malaman mo, matulungan ka ng doktor, mabadetermine kung clear na yung virus sa katawan mo. Alam nyo, ang treatment po ng chronic HepaB, ang sabi, ito po ay kailangan po pagka mataas ang virus level sa dugo mo, magdi-decrease ang liver function mo. Magkakaroon ka ng liver damage, pwede ka ikamatay mo yan. Kaya kailangan, pagka kayo po ay merong HepaB virus, maging open kayo sa asawa po ninyo. Ipabakuna mo ang asawa mo, ipabakuna mo yung mga anak mo para hindi mahawa. Kung makikipag-sex ka, hindi pa na vaccine, gumamit kayo ng condom. Huwag kayong mag-share ng razor, ng toothbrush, huwag kayong mag-share, mga ringgilya, ganon, pagka hindi mo alam kung infected ang dugo niya, no? Kaya inuulit ko po, huwag kang iinom ng alak, huwag kang maninigarilyo. Yan po ang alcohol na kakadamage sa iyong atay, no? Kaya inuulit ko po, maraming ibibigay na over-the-counter na gamot sa treatment na yan. Paalala mo na po sa lecithin natin. Alam mo, lecithin, natural source ng choline. Importanteng role yan sa ating memorya. Pagka mabagal ka mag-isip para mag-improve ang memory mo, ibibigyan ka ng ingredients, yung vital neurotransmitter na acetylcholine ng lecithin para responsible ito sa retrieval ng memory mo. Para magkaroon ka ng better concentration ng memory, mag-take ka ng lecithin. 30% ng utak natin ay lecithin. Inumin mo to bago mag-almusal. Tataas ang metabolism mo, pampapayat yan bago ka mag-almas. Kung payat ka na, after kumain ka, anti-aging din yan, pampapigil ng pagtanda. Di ka madaling-madaling magalit sa mga hyperactive na bata, parang kitikiti, bigyan mo po sila. No? Available po yan sa Lagman Building. Ang apag ang atay mo, infected ng HepaB, ang blood flow sa liver mo, nababawasan. Pagka nabawasan yan, yon titigas na yon, magkakaroon na ng liver malfunction. Alam mo yung egg protein, yung klaro ng itlog, ito'y tumutulong para mag-increase ang blood circulation sa atay mo. So kakain ka ng itlog, kahit na yung pung ano, yung soft boiled, wag mong kainin yung pula, puti lang ang kainin mo. Ito sa kanilang pag-aaral lang, egg protein white. Pag ang liver mo infected ng HepaB, ang blood flow sa liver mo na didibinis. So, makakatulong po yung white egg yan in order to increase the rate of blood circulation in the liver, no? Green tea, no? Green tea. Ang HepaB patient dapat uminom pa ng large quantities ng green tea. Ito'y mayaman sa antioxidant. Ito antioxidant na to para sa proper function ng liver mo, ay gamitin mo, mag-inom ka ng green tea, no? At inom ka rin ng maraming tubig. Pag dehydrated ka, kulang ka sa tubig, ay lalong magiging concentrated ang virus sa dugo mo. Kailangan po nito, inom ka ng tubig, hindi alak, hindi coffee, hindi soft drinks, tubig ang inumin mo. At saka, mag-iinom ka ng mga carrot juice, apple juice, pineapple juice, inumin mo yung pepino juice, meron kang proper hydration, at magbilad ka sa araw.
yung vitamin D mula sa araw ay makakatulong yan para patayin yung virus sa dugo mo at para malinis ang dugo mo, mag-take ka ng activated charcoal. Alam mo, ang activated charcoal, ito'y makakatulong para linisin yung dugo mo. Alam niyo po, ang ating pong activated charcoal, malaking tulong na magagawa ito para mag-liver detox ka. No? Ang activated charcoal po ay ito'y ginagamit. Meron kasi akong pasyente na positive siya sa HEPA-B, bago pa lang naman siya. Siya po'y pupunta sa Saudi. Sabi ko, sige, mag-take ka ng activated charcoal. Alam mo, yung activated charcoal po, nung ininom niya yon, ay within 2 months or 3 months na ininom niya, nag-negative po siya. Kasi yung activated charcoal, nag-a-assist sa kidney mo para i-filter out yung toxin at virus. Ito po ay very effective pang tanggal ng toxin. At saka yung mga byproduct ng protein, yung urea, yung mga intestinal gases, tatanggalin niya. Kaya po yung nagtatai ka, na food poison ka, antiviral, antibacterial, antifungal, detoxifying ang activated charcoal. Ito'y deodorant din, pangalis ng baho ng ating bibig. Kung meron kang bad breath, maganda pong pang inumin ka nito. Sa mga infection sa skin, nasugat ka, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, lagyan mo ng activated charcoal yung sugat, tapos inum ka rin activated charcoal powder, no? At ito'y meron siyang antibacterial effect. Ito'y ayon sa USDA, United States Department of Agriculture, sa Amerika, sila'y nagmamanage ng program related sa food. At ganun din yung PubMed, ito'y life science related journal, meron silang research, meron silang database guideline na approve nila activated charcoal talaga, ito'y pang-alis ng lason sa loob ng ating katawan. Alam mo, available po ito po sa ating sa Bloom and Treat. Bili lang po kayo doon, ano? Alam mo, pagka meron ang HEPA-B virus, kailangan po mag-take po kayo ng mga necessary supplement. Tandaan nyo, pag chronic na yung HEPA-B mo, walang gamot, hindi curable. Pero may treatment. Anong ibig sabihin? Yung HEPA-B virus nasa dugo mo, i-treat mo yung possible na complication. Ang unang sinisira ng HEPA-B virus, yung atay mo. Kaya para matulungan mong maiwasan mo yan, mag-take ka ng supplement, vitamin C, tapos yung ating pong lecithin para hindi siya tumigas. Ganon din po yung ating activated charcoal. Mag-take din po kayo ng omega-3 fatty acid. Alam mo yung omega-3 fatty acid, ito po ay very useful sa kalusugan natin. Ang omega-3 fatty acid, ito yung pampababa ng kolesterol, pampalinaw din ng ating mata, it's also good for the brain, nare-reduce din ang depression mo, meron siyang anti-inflammatory. Di ba nga yung, pag sinabi mong hepatitis, pag may tis na dulo, ibig sabihin inflammation of the liver. So yung meron siyang anti-inflammatory, ang omega-3. Kaya ito'y very excellent curing variety of diseases associated with inflammation. Pag sinabi mong hepatitis B, inflammation of the liver. So yung source, itong omega-3, meron siyang excellent source ng anti-inflammatory. Pang-iwas din ng blood clot. Kaya ka na-stroke, meron ka na muundugo, anti-clot, pang-prevent ng blockage ng blood vessel, kaya ka na-stroke, na lumapot ang dugo mo, pang-prevent ng clotting ang omega-3 fatty acid, no? Kaya nga po, nare-reduce din po yung Alzheimer's disease, malaking tulong ito. Mabibili nyo po to sa atin sa office, sa Lagman Building, punta lang kayo doon para makabili kayo. Pwede kayo mag-chat sa Facebook ko para malaman nyo kung papaan ninyo mabibili ito. Inuulit ko po ang HEPA-B virus. Ingatan nyo ang sarili nyo. Ito'y nakakamatay. Dapat nyo muna ang assignment nyo, magpa-blood test kayo, malaman nyo ba'y acute or chronic ito. At saka yung tinatawag, sinabi ko kanina, na merong tinatawag na HEPA-B core. Itong HEPA-B core reactive, ito po ay infection before at nakarecover ka.
no, itong HPV core antibody test, ito po ay reactive o parasitic result, ibig sabihin currently infected ka ng B virus, pero ang sabi, ibig sabihin, hindi ka na-infect never nitong virus na to. Dapat magkaroon ka ng ganong mga test para malaman mo kung safe ka o hindi, no? Kaya malaking tulong po ito sa kalusugan po natin. Alam mo yung ating pong ano, yung meron tayong langis. Meron po tayong langis na sansiera oil, langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot like acapulco, pansit-pansitan, luyan dilaw, turmeric, ginger, luya, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Ito'y maganda sa sakit ng ulo, pahid mo. Sinisipok ka, nagbabara ilong mo, namamalat ka, pahid mo sa lalamunan, kinakabag ka sa sikmura, ipahid mo sa dibdib, pampaginhawa ng paginga, may dysmenorrhea ka, nirarayuma ka, nangikirot ang buo mong katawan, pag pinupulikat ka, may varicose vein ka, pahid mo lang yon, patay na kuko, mabubuhay ang kuko mo, patay din ang iyong puto at lisa, i-massage mo sa anit mo, mga alipunga, mabahong paa, pahid mo yan, malaking tulong, at hindi ka kahagatin ng lamok. Pag pinahid mo yan, ay nako, ayaw ng lamok ang amoy niyan, di ka kakagatin, di iwas dengue. So ang ating pong sansiera oil, available po yan sa ating Salagman building. No, ulit ko po, kung meron kayong hepatitis B, positive kayo, kailangan magpa-test kayo ng tatlo kung ikaw ay, o tsaka para malaman mo kung acute or chronic. Kaya kung kayo po ay mayroong mga health problem, no, ulit ko po, kayo'y aking ni-invite na patuloy nyo po akong subaybayan sa aking program. Ito po yung ating programa, Patnubay sa Kalusugan sa DWBL, 1242 kHz, 7:30 to 8 o'clock ng umaga. Sa Facebook, hanapin nyo ako, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo i-like tsaka i-share. Hanapin nyo rin ako sa aking YouTube channel. I-click nyo po yung, basta hanapin nyo yung Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa bagong video ko at para mapanood nyo yung topic na gusto nyo. Bumisita po kayo sa Lagman Building every Thursday 10 to 12 para makausap ako, ma-check up po kayo, mabigyan ko kayo ng payo sa mga sakit na kinakaharap nyo po sa kasalukuyan. No po? Kaya inuulit ko, ang ating kalusugan ay kayamanan, kaya dapat po natin itong pag-ingatan. Tulad po na sabi ko, health is wealth, di ba? Ang kalusugan ay kayamanan. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sapagkat nalalaman natin na ang mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, di mayroon man silang kagantihan sapagkat ang alalaala nila ay nakalimutan. Na ibig sabihin po nito, alam natin tayo mga buhay ay mamamatay tayo. Pero pag patay ka na, wala ka ng alam. Wala ng alam. Kaya sabing ganun, kaya hindi po totoo na pagka namatay yung mahal mo sa buhay, nakakausap mo pa. Minsan napapanood ko sa mga palabas, sa TV, pumupunta sila sa sementeryo, kinakausap nila yung patay. Eh, wala na pong alam yon. Tapos pag yung patay, nag-o-offer kayo ng panalangin sa patay. Wala na po. Kasi sabi, kaya dapat ang payo sa atin sa Ecclesiastes 9:10, anumang tayo mga buhay, ang sabi, anumang masusumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ito sa iyong kapangyarihan sapagkat wala nang gawa, wala nang kaalaman, ni karunungan man sa kabilang buhay. Death, sabi ko, life is short. Ang buhay ay napakaikli. Kaya hindi natin malalaman kung anong mangyayari bukas, kung ano ang yung buhay. Kaya ang buhay daw po natin ay parang singaw, sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagkadakay mapapawi. Kaya ngayon, ang ating pong kaarawan ay nasa kabay ng Diyos. Kaya habang tayo nabubuhay, gawin mo na yung pinakamabuti. Kasi pag kapatay ka na, wala ka nang magagawa. Yung pong pelikula na Ghost, Demi Moore,
yung kanyang asa, ang kanyang sweetheart ay pinatay. Never, sabi nung, dun sa, kasi niya katang isip eh, hindi daw nasabi dun sa kanyang mahal, nung nabubuhay sila, hindi na nasabing, I love you. So ngayon, pagka ikaw, pag namatay, hindi mo na masasabi yung gusto mong sabihin. Kaya habang nabubuhay, ang mga taong nakapaligid sa'yo, do something good. Tulad ako, pagka meron ako nakikita may sakit, habang may sakit siya, binibigyan ko siya ng pera. Kasi pagpatay na siya, hindi na niya alam yon. Yung bulaklak, hindi na niya alam. Kahit na pagandahin mo pa yung nicho niya, tapala mo ng maraming bulaklak, kahit bigyan pa ng red carpet, hindi niya na alam. Ang alam niya habang nabubuhay, yung mga buhay, ibigay mo yung pagmamahal, yung financial help mo, ma-appreciate pa niya yon. Pero pagpatay na, wala na. Kaya sabi, hanggang nabubuhay tayo, gawin natin ang pinakamabuti ayon sa ating kapangyarihan na gumawa ng kabutihan. Magandang maga po. Ako po si Ma'am Rose na nagpapaalam. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos, siyang sumatin sa buong maghapon.